po. So siya po ay para po malaman natin kung gaano tayo karis na magkaroon ng osteoporosis. So yung sakit po na osteoporosis, yun po yung paghina or pagiging weak ng bones natin. Kung saan mas madali po tayo mabalian. So yung bone check-up po na gagawin namin is free po siya. Meron din po kaming display ng product, so for selling, na mas mababa po ang halaga compare po sa market. Nilalayon din ang gawain na maitaas ang kamalayan ng mga mamamayan sa pangangalaga ng kalusugan, lalo na ng mga buto na pinakapundasyon natin para sa masiglang paggawa araw-araw. Maliban sa Kapitolyo, nakatakda rin silang magsagawa ng libreng bone check-up sa iba pang mga lugar at PETSA upang makapaghandog rin ng naturang serbisyo sa iba pang mamamayang Mindoreño. So, mga schedule po namin, so nandito po kami hanggang June 21 po kami. So, ang mga schedule po namin, June 10 po, nasa Santo Niño Cathedral po kami. June 11 nga po, dito po sa Kapitolyo. June 12 po, nasa Market Association po. June 15, nasa Ormeco po kami. So, 16 po, PNP Camp. 17, Baco Parish Church po. 18 po, Calapan City Hall. Calapan City Hall po. So, 19 po ay Holy Infant Academy. So, 20 naman po ay Rotary Club and Baco Municipal Hall. 21 po ay Land Bank and more. Paalala po para sa lahat, lalo na po sa mga mahilig mag-text. Isa pong panawagan ang ipinapaabot ng Department of Social Welfare and Development Office na huwag po tayong maniniwala kapag nakatanggap ng kumakalat na text na ganito ang nilalaman. Congratulations, President Noynoy Aquino Foundation for Peace. Your SIM number won 950,000 pesos as second prize winner in the Handog Pangkabuhayan Raffle Promo with DTI number 0154 series of 2012. Niliwanag po ng DSWD na walang anumang raffle na isinasagawa ang karilang tanggapan hinggil dito. Sa mga makatatanggap na ganitong text, maaaring i-report sa pamamagitan ng pag-text o tawag sa Pantawid Pamilya Grievance Text Hotline 0918-912-2813. Samantala, kalimitan nating napapanood na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at excitement ang mga paligsahan tulad ng tour bike, marathon at iba pang katulad na gawain. Sa edisyong ito, tampok naman namin ang Bangkaton, isang karera ng mga bangka na dinaday ng mga taga-ibang lugar sa bayan ng Bungabong. Sa dito, kayo ang bida ni Randy Digma. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Ito ang mga kwentong punong-puno na masaya ang pangyayari sa harap at likod ng kamera. Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Halina't mag-relax dito sa ating magarang lalawigan ng Oriental Mindoro. Kaya, tara na! Go na tayo sa Purok 3, Barangay Aplaya, Bayan ng Bungabong upang saksihan ang kilang sosyal na Bangkaton. Wow! Ano ba ang Bangkaton? Ito po ay isang paligsahan gamit ang bangka di motor. Taon-taon daw itong sinasagawa sa Bungabong at ngayon nga ay nasa ikapito na daw ito ng taon. Wow! Sosyal! Wow! Di lang sosyal, wagas na wagas pa ang mga participants. Tingnan nyo oh, silito ka mo lang naman. Wow! Sosyal na, bong na pa talaga. May price ba ito? Siyempre naman po. Mayor Bobot, pakikwento nga. Bangkaton, no? Bangkaton na dito sa bayan ng Bungabong na I think it is almost 7 years na na ginagawa namin taon-taon tuwing June 1st. May premium kami dito na ngayon nag-reduce lang kami pero mas dadagdagan yung budget namin dito kasi nagdalawang kategori. Yung 6.5 horsepower at saka yung malalaki na, yung 16 horsepower. So, nadagdagan yung premium namin. 35, 25, 15, 73, mga ganon. Mga bisita, may galing Boracay, may galing Rondon, may galing Cavite, Batangas, Calapa, Puerto Galera, Calapan, Bola, Himalayan. Isa rin po sa kung saan ay pang-attract sa turismo na isa po ang mga pupunta namin dito sa bayan ng Bungabong para makita po itong mga gantong event. Ganun naman pala yun. Siya sige po, salamat Mayor. Kami ikot na at handa na kaming mag-enjoy. Bangkaton! 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 Wow! Let's
Eto po, huwag kayong masyadong hot dahil kamera namin ang nakukuha pa lang ay mga taong lakad ng lakad. Mga bata at matanda na nakahilera sa baybayang dagat dahil excited daw kasi sila na makakita ng kakaibang palabas. Weh, dingo! Eh, ito namang si tatay. Motor niya hindi umanda. Naku po, makina. Laksam ka naman. Hala, nako, lagot. Teka nga po, mag-start na daw talaga ang palingsahan. Sino nga ba ang sakaling magaling at hihiranging bangkaton champion ng kanilang bayan? Kaya mga ka-KPSM, watch nyo na lang. Ang bilis oh, kitang kita sa video. Weh, habulin mo ako, habulin mo ako. What? Ayan na ako. Kailangang manalo ako. Sige anak, bilisan mo pa. Hoy, huwag mo akong iwan. Okay, okay. Sige nga, kakaawa ka eh. What? Oops, yay, pantay na tayo. Panalo ako, panalo ako. Sino kaya itong isang to? Matingnan nga. Naku po, ang sikat na composer na si Lito Cabo. Wow, talaga. Sosyal. Nakisa pala siya. Kasama ang kanyang mga kaibigan mula pa daw sa Manila. Sosyal. Wow. Eh, silipan pa natin ang iba pang kaganapan para lubusan nating maramdaman ang kasiyahan. Nakapalob daw sa Kabuuan ang aktibidad na ito ay sa promosyon ng turismo ng Oriental Mindoro. Yan nga ang gusto ni Kubumali, di ba? Tama po! Kaya nga pinalabas namin dito eh. Patunay na sinusuportan ito ni Gobernador Umali. Kaya tayo mga Mindoreño, marapat lang na go din tayo. Sumuporta tayo sa aktibidad na tulad nito. So paano, hanggang dito na lang muna ang aming kwento. Sana kayo nag-enjoy sa panonood. Muli, ako si Randy Digma at laging tandaan dito sa KPSM, kayo ang bida. Tinipo ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kaalaman, ugaliin mag-log on sa aming Facebook account ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Feacalizan de Leon, dalangin po ng sambayan ng Mindoreño na way patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan. We'll be right back.